Pares up YouTube, Motodiv here. Magandang araw sa inyo. For today's episode, install lang natin itong binili nating LED park light from Shopee. So, buksan natin. Ayan siya, no? 129 pesos. Kulay pa lang pala yung napili natin. Then, my frame sticker. Ayos. Then, ito na. Buksan natin. Yun. Ito siya. Yung Titan LED park light na nabili natin ay silicone gel cover na siya. Kaya kung pipisil-pisilin natin, makikita nyo na malambot siya. Yung wattage nga pala is 5 watts, 12 volts, and 1000 lumens. Waterproof na din siya and heat resistant. Kaya hindi basta-basta magkakaproblema kahit maglong ride kayo sa malapit. Sa magtatanong kung bakit kulay pala yung napili natin, since black and red yung combination ng kulay ng motor natin, so kulay pala rin yung napili natin. Para sa akin, cool at maganda siya tingnan. Pero parang masakit sa mata pagdating sa mga checkpoints. Ang allowed nga lang palang kulay ng ating park lights as per LTO is color white, yellow, or amber lang. As of now, ito muna ng kulay palang ilagay natin. Ipapalitin tayo ng kulay white sa susunod. Ang mga gagamitin nga pala natin, kung stock bolts ang gamit nyo, syempre Phillips screw. Pero since nagpalit tayo ng gold bolts, ang gagamitin natin ay itong Allen wrench na 4mm. Yung gold bolts natin ay galing nga pala dito sa ating front fender extension nung nabili natin siya. Then, itong isang 8mm, dito nga pala yan sa ilalim. Kung yung iba naka 80 to 90% na gold bolts, tayo naka 1% lang. So, bakalasin na natin. Let's go! Turn lang natin siya counterclockwise. Palift yung ikot niya. Then, ganun din sa kabila. Turn natin siya counterclockwise. Palift din syempre yung ikot. Lastly, yung ilalim. Since nakabaliktad siya, instead na counterclockwise, clockwise yung magiging ikot niya. Pa right side. Tanggalin natin yung head. Sa pagtanggal naman nito, madali lang. Press mo lang ng konti, then turn mo pa counterclockwise. Pa left then pull. Ayun, ito na yung stock bulb niya, no? Yung peanut bulb. Ugutanin natin. Medyo matigas siya tanggalin, no? Gamit tayo ng basahan para hindi dumula sa kamay natin. And as a protection na din, just in case na mabasag siya. Ayun, natanggalan natin. Ayos pa yung stock peanut bulb natin, no? Then, ito nga pala yung comparison ng dalawa. Ganito siya kaliit at kalaki. Kung bibili nga pala kayo ng park light, make sure nyo na pasok siya dito sa butas na to. Para di naman sayang yung effort nyo, oras nyo, at pera nyo. Kasi, kung di kasha yan dyan, di hindi nyo mailalagay yan. Unless, tatanggalin nyo yung lens ng head ng motor nyo. Pag-install naman, plug and play lang. Insert nyo lang siya dyan. And then, okay na.
bago natin siya ibalik, try muna natin kung umiilaw. Start lang natin yung motor. Ayun, umiilaw siya. Lakas. Patay na natin. Pag di nga pala umilaw or gumana yung LED nyo, baliktaran nyo lang. Baka baliktad lang yung pagkakalagay nyo. Balik na natin. Sa pagbabalik, halos same lang na kanina. Pasok nyo lang. Rest nyo ng konti. Then, ikot nyo pa clockwise. And then, ayun, okay na. Balik na natin. Sa pagbalik naman, same lang na kanina. Kung paano natin siya tinanggal, ganoon din natin siya babalik. So, pagbabalik naman, ikot lang natin siya pa clockwise. Then, dapat yung sakto lang yung higpit niya. Sa kabila naman, ganoon din, ikot din natin pa clockwise. Then, dito sa ilalim, pa-counterclockwise. Ayun, tapos na. So, start muna natin yung motor. Tingnan natin kung ano yung naging resulta. Balikan natin siya mamaya pagka medyo madilim na para makita natin kung ano magiging itsura niya sa dilim. Kung nakatulong at may natutunan ka sa ating video, please like, share, and subscribe na din bilang suporta sa ating channel. Hanggang sa muli. Adios!